Magandang umaga mga mag-aaral. Ang ating aralin ngayon sa Pilipino ikatlong baitang ay tungkol sa mga salitang may kambal katinig o cluster. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kambal katinig o cluster? Ating alamin ngayon sa ating aralin sa Pilipino. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ano masasabi ninyo sa unang larawan? Tama, ito ay pritong manok. Tingnan natin ang ikalawang larawan. Ano ang masasabi ninyo rito? Tama, ito ay blusa. Ano ang masasabi ninyo sa ikatlong larawan? Tama, ito ay klase. Ano ang masasabi ninyo sa sumunod na larawan? Tama, siya ay driver. Na natin ang ikalimang larawan. Ano ang masasabi ninyo rito? Tama, ito ay mga tsinelas. Ano ang napansin nyo sa unahan ng mga salita? Tama, ito ay may kambal katinig o cluster. Ano nga ba ang kambal katinig? Ito ay isang salita na may dalawang magkasunod na katinig sa isang panting. Tinatawag din itong cluster. Ito ay salita na may magkasunod na katinig na maaaring makita sa unahan, gitna at hulihan ng mga salita. Narito ang mga halimbawa ng mga kambal katinig. Unang bilang, jacket. Kalawang bilang, giacono. Katlong bilang, diyosa. Kapat na bilang, janitor. Kalimang bilang, jeep. Mga halimbawa ay may magkasunod na katinig na di at ya. Kaya sinabing kambal katinig o cluster. Natin ang mga pangusap, makapal ang jacket na suot ko, ngunit nilalamig pa rin ako. Masipag ang bagong janitor ng aming paaralan. Driver ng jeep ang aking ama at ito ang ipinambubuhay niya sa aming buong pamilya. Narito pa ang mga ilang halimbawa ng mga salitang may kambal katinig na nagsisimula sa P at R. Unang bilang, prito. Ikalawang bilang, protina. Ikatlong bilang, prueba. Kap na bilang, practice. Kalimang bilang, principal. Papansin nyo na ang unahang panting ng mga salita ay nagsisimula sa kambal katinig o magkasunod na katinig. Basahin natin ang mga pangusap. Marami ang protina na makukuha sa pagkain ng gulay.
Maaga akong gumising upang mag-practice ng kanta dahil nalalapit na ang sasalihan kong patimpalak. Ang principal ng aming paaralan ay kaibigan ng lolo ko. Narito pa ang ilang mga halimbawa ng mga salitang may kambal katinig sa unahan ng mga salita. Ito ay mga may kambal katinig na K at R. Unang bilang, critical. Kalawang bilang, crudo. Katlong bilang, kristyano. Kaapat na bilang, crayola. Kalimang bilang, crimen. Ang mga kambal katinig na nasa mga sumusunod na salita ay ang K at R. Basahin natin ang mga sumusunod na pangusap. Kritikal ang lagay ng isang lalaki matapos mabangga ang sinasakyan niyang motor sa isang malaking puno. Wala namang tigil ang pagtaas ng krudo na siyang ikinainis ng mga tao. Pinaglaruan ni Bunso ang mga krayola ng kanyang kuya, kaya nagkaputol-putol ito. Basahin natin. Basahin at unawain ang mga sumusunod na mga halimbawa na may kambal katinig na nagsisimula sa T at R. Unang bilang, trabaho. Kalawang bilang, trompo. Katlong bilang, trato. Kaapat na bilang, tribo. Kalimang bilang, trangkaso. Ang mga sumusunod na salita ay may kambal katinig sa unahan na T at R. Ngayon ay ibig kong sagutan ninyo ang pagsasanay sa lungguhita ng mga kambal katinig o cluster na nasa pangungusap. Unang bilang, ang mga bata ay nasa plaza. Kalawang bilang, nagluto ang nanay ng pritong isda. Katlong bilang, si ate ay naghugas ng plato. Kaapat na bilang, may bago akong jacket. Ikalimang bilang, bumili ako ng tsokolate. Sulat ang inyong mga kasagutan sa inyong kwaderno. Tandaan natin, ang kambal katinig ay isang salita na may dalawang magkasunod na katinig sa isang pantig. Tinatawag din nitong mga salitang may cluster. Ito ay salita na may magkasunod na katinig na maaaring makita sa unahan, sa gitna at hulihan ng mga salita. Sa inyong pagtataya, kumuha ng papel at ballpen, gamitin sa pangusap ang mga sumusunod na mga salitang may kambal katinig o cluster.
Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng 5 halimbawa ng mga salitang may kambal-katinig o cluster at gamitin ito sa pangungusap. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you for watching.